Edward, nakatulog ka. Di ba bibiyay ka pa? Hello guys, ito nga pala si Edward the Explorer, my new name. And nandito lang ngayon tayo sa bahay ko, sa Manila. At samahan niyo ako sa magiging biyahe ko. From Manila to Hagunay. Bali, ito na yung pangalawang biyahe ko ngayon. So, samahan niyo ako. Dahil mauwi ko na yung body ko kasi nakaraan umuwi ako na gamit ko yung browser. And sobrang sumama yung loob ko kasi parang nalayo ako sa pinakamamahal kong bike. So yun lang. At ito nga pala yung bago naming aso. Ang pangalan niya ay Kenda. Galing sa pangalan ng gulong ng bike ko. So yun lang at let's start. Guys, ito yung unang first stopover natin dahil bibili ako dito ng ulam namin para sa Bulacan. So, tara na, bilhin na tayo. Hello guys, nandito ngayon tayo sa may Ubando, Bulacan. So, papasok na tayo sa lugar na kung saan maraming mga palaisdaan. At sumapansin nyo dito, ang daing palaisdaan. So guys, dito ngayon tayo sa mahabang tulay ng Ubando. Kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng panahon sa kabilang side papunta sa Bulacan, sa patutunguhan natin sa Hagunay, Bulacan. And then, dito naman sa kabilang part naman dito. Hello guys, ito nga pala si Edwin the Explorer. Edwin, mali. Wrong. Hello guys, ito nga pala si Edward the Explorer. And ito yung pangalawang stopover natin sa biyahe. Kasi kumain muna ako, tapos kuminom ako ng tubig. So guys, nandito tayo sa kakataan ng Ubando. And kung napapansin nyo, puro pala isdaan yung nakikita natin. So sa naunang vlog ko, sinabi ko dito na kapag umulan o kaya pag high tide, alam mo na mag-high tide dito sa lugar na to. Huwag kang dadaan dito dahil yung tubig na yan, ayan, sa pala isdaan, yung maakaw yan, punta dito sa kalsada. Kaya yung mga driver na nagmamotor, it's talagang isinasakay pa nila yung mga motor nila sa bangka. So nagabayad lang sila ng mga sabihan. So guys, nandito na tayo sa may Bulacan-Bulacan at nalampasan na natin yung Ubando. Salamat sa Diyos at safe tayo na talagang nakabiyahe ng tuloy-tuloy. Ang dami mga palaisdaan dito. Tapos kung mapansin nyo, walang masyadong dumadaan dito ng mga sasakyan. So guys, nandito tayo sa may barangay Bangbang na sakop pa rin ng Bulacan-Bulacan. So nagapansin nyo guys, yung kalangitan medyo nagiging makulim din siya. Naalala ko guys, yan ako nag-stop over nung first bike. Unang biyahe ko kasi mulan dito. Ganun ang mga puno dito. Lalaki. Saka maaliwalas dito. So guys, nakalampas na tayo sa parte ng Bulacan-Bulacan. So, ito na yung lugar kung saan pinapasok na natin yung Malolos Bulacan. Pero hindi ko alam kung anong part ng Malolos ito. Pero napansin nyo, medyo dumidilim yung papasok na tayo sa Matimbo, Malolos Bulacan. Konting pantyak na lang din ito na sa malapit na tayo sa tira. So guys, nandito na ako sa Santo Cristo, Malolos Bulacan. Ito yung pangatlong break ko o yung stopover ko sa biyahe ko.
dahil syempre nakaramdam na rin ako ng pagod at nakaramdam na rin ako ng pagkauhaw. Dagdag mo pa dyan na bigla pang bumuhos yung malakas na ambon, kaya huminto tayo. Magpahinga lang ako ng 5 minutes at pagbiyahe na rin ako. So guys, nasa Malolos pa rin tayo. At kung napapansin nyo, patuloy pa din yung pagbuhos ng ambon. Hindi lang napapansin sa camera, pero umaambon ngayon. Sobrang hinalang din kasi ng mga ulan. Kaya so I think 11 or 10 kilometers na lang nasa bahay na tayo. Kaya malapit na at makaka-uwi na rin ako. Isa sa mga naging tulad nga ng nasabi ko kanina, sa mga mali kong nakasanayan pag nagbabike ay hindi ako nagpapahinga. Kumbaga parang nirarush ko yung biyahe ko kasi gusto ko ma-break yung record ko na oras sa pagbabiyahe. Pero mali pala yun. Kasi mayroon ako napanood na vlog na lalo kapag solo ka, hindi mo naman kailangan magmadali. Kasi okay nga, mag-isa ka lang, wala ka naman kailangan habuling oras. Lalo na kung maganda na yung panahon. Guys, nandito na ngayon tayo sa may hangga. And yung next na location na maladaanan natin is yung halang. So, ito yung magiging stopover ko. Meron dyang bilihan ng buko, ng banana cube sa kayong kamote cube. So mag recharge lang ako, kakain at iinom ng buko. Guys, nandito na tayo sa may San Pablo. Sobrang lakas ng ambot, kailangan ko sumilong, baka magkasakit tayo. Pero minanong kita. Salamat. Rainbow. Ganda. Naalala ko tuloy yung verse na nabasa ko sa Biblia. Nasabi doon na ang rainbow daw o yung bahaghari is nagbibigay ng isang marka na hindi na uulitin ng Panginoon ang pagbaha sa buong mundo. Yun lang, at approaching San Pablo to Santa Elena. So guys, nandito na tayo sa pinakadulo ng boundary ng San Pablo. At yung tulay na yun, ipapasok na to sa Santa Elena. Ito yung lugar na kinagisnan ko. Ito yung lugar na kung saan ako pinanganak. Yun yung simbahan. Ito yung simbahan namin, simbahan ng parokya ni Santa Elena. So nandito na ako sa bahay namin. So guys, nandito ngayon tayo sa munti naming tahanan. So yung na-experience ko lang nung pangalawa kong biyahe is hindi siya nakakapagod kasi sobra na yung naging preparation ko at hindi na naging bago sa akin yung pagbabay kahit nakakatagal. At salamat sa Diyos at nakauwi ako ng ligtas at walang naging grasya. Although meron mga instances na umulan, ambon, pero hindi ganun palakas, kaya salamat pa rin. Kaya yun lang.